Sa part 1 nating video ay napag-usapan natin ang isang uri ng pandan na pwedeng magpayaman sa iyo. Ang pandan na ito ay tumutubo sa lokasyon kung saan mayroong kimberlites. Ang kimberlites ay isang bato na posibleng may kasamang diamond. Marami sa ating mga ka-highway ay nag-comment na marami daw pandan sa kanila. Marami ang nagsabi na hindi naman daw ito tumutubo sa may mga bato. May mga nagsabi rin naman na marami daw ganitong klaseng pandan sa probinsya nila at ito daw ay tumutubo sa mga batuhan. Meron din mga nagsabi na meron daw sa tabing dagat at may mga nagsabi na tumutubo ito sa malambot na lupa at wala namang bato na nakikita doon. Well, unang-una mga ka-highway, dapat nating tandaan na ang pinag-uusapan natin sa part 1 nating video ay ang Pandanus candelabrum na ginamit na basihan ni Dr. Stephen Hagerty sa kanyang pagsasaliksik. Merong 500 accepted species ng Pandanus at ang registered species na meron tayo ng Pandanus ay 48. Ang pinaka-common nga dito sa atin sa Pilipinas ay ang Pandanus tectorius na siyang nakikita natin na tumutubo sa kung saan-saan, maging sa mga batuhan o sa malambot na lupa o maging sa tabing dagat. Halos walang itong pinagkaiba sa Pandanus candelabrum. Nagkakaiba lang sila pagdating sa bunga. Kaya mahalagang alam natin ang tamang pagkakakilanlan ng Pandanus candelabrum kasi halos lahat ng Pandanus ay pare-pares ng itsura. Ngayong alam na natin ang kaibahan ng Pandanus candelabrum sa ibang pandan. Ngayon ang tanong ng marami, paano hanapin ang batong kimberlites sa ilalim ng Pandanus candelabrum? Unang-una, dapat masiguro muna natin na ang pandan na meron ka ay ang Pandanus candelabrum. Saka ka naman mag-umpisang maghukay para hanapin ang batong kimberlites. Ang susunod na tanong, gaano kalalim ang hukay? Ang sagot yan ay depende. Depende sa kinaroroonan o lokasyon ng kimberlites. Sa mga nagdaang pagsabog ng bulkan, kasabay na binubuga ng bulkan ang mga diamonds. Ang kimberlite ay isang volcanic rock. Ibinubuga sila ng bulkan kasabay ng mga diamonds. Kaya naman ang mga diamonds ay dumidikit sa mga kimberlites. Ang susunod na tanong, sakaling mahukay ko na ang kimberlites, meron na bang diamond na nakadikit dito? Ang sagot ay hindi. Dahil mas marami ang bilang ng mga kimberlites na ibinubuga ng bulkan kumpara sa diamond. Kaya hindi lahat ng kimberlites na mahukay mo ay mayroong diamonds. Ang susunod na tanong, kapag hawak ko na ba ang kimberlites, anong gagawin ko dito? Ang dapat mo gawin ay basagin ito at suriin kung meron bang diamond sa loob nito. Hindi nga basta-basta pagmimina ng diamond. Kasi ang diamond ay higit na bihira kaysa sa ginto. Hindi rin ito basta-basta na detect ng mga metal detectors. Kaya mas mahirap talaga ang pagmimina ng diamond. Kaya sa palaran talaga. At surtihan lang din kapag nakakuha nito. Mahigit 900,000 pesos ang estimated na presyo ng diamond. Depende sa kalidad ng bato. Kaya swerte mo talaga kapag nakakuha ka nito. Sinasabing walang diamond sa Pilipinas kasi ang Pilipinas daw ay masyadong bata pa para magkaroon ng diamond. Nasa 50 million years pa lang daw nakakalipas simula ng mabuo ang Pilipinas. Kaya imposible magkaroon ng diamond dito. Kasi ang natural na proseso ng diamond ay inaabot daw ng 3 bilyong taon. Ang nakakapagtaka lang, bakit marami tayong gold dito sa Pilipinas na according to science, ang ginto ay 5 bilyong taon ng umiiral. Kaya dapat din natin isipin na ang mga impormasyong yan ay tiyorya pa lamang. Kapag sinabing tiyorya, ito ay in between na ibig sabihin ay pwedeng tama, pwede ring mali. Sa katunayan, ayon sa global data, ang Pilipinas ay pang 25th na producer ng ginto sa buong mundo noong 2023. Ibig sabihin, masigit tayo mas maraming pinuproduce na ginto kaysa mga mayayamang bansa sa Asia. Ganon din naman sa Europa. Ang iba pang mga tinitingnang dahilan bakit walang diamond sa Pilipinas, unang-una ay wala talagang diamond mining sa Pilipinas. Pangalawa, ang diamond ay napakabihirang bato. Maging sa mga malalaking bansa man ay napakahirap itong hanapin. Kaya mas lalo naman sa Pilipinas. Pero hindi pa rin natin inaalis ang possibility na baka meron niyang diamond sa Pilipinas. Kasi kung ang tanong naman natin ay meron bang kimberlite sa Pilipinas, aba syempre, meron din naman.